So dito mga Lodi, kumuha lang ako nito para mas madali yung paglalagyan natin. So ilalagay na po natin dito yung isda. So of course, malinis mga kamay natin. So ayan, lagay nyo lang po dyan at syempre bubudburan natin yan ng asin. So gamit ko po dito ay rock salt. So, ayan mga Lodi. Lagyan lang natin yan ng asin para may lasa yung ating isda. So malamig po dito at umuulan mga Lodi. So masarap po itong ating lulutuin sa ganitong panahon. So yung iba po nito ay magamit ng isdang tambakol or isdang ano pa ba, tulingan. So, yan na nga po. Pagkatapos nyo lagyan ng asin, lagyan din natin to ng pamintang durog. Yan, mga Lodi. So, konti lang. At haluin na natin to. So, habang ginagawa nyo to, mga Lodi, nagpainit na rin ako ng mantika ron sa ating kawali. So, ready na to. Iprito. So, prito na natin to, mga Lodi. Ganyan lang gagawin nyo dyan sa ating isda. So dito mga Lodi, siyempre lalakasan ko na naman yung boses ko dahil meron, magbubukas tayo ng exhaust dito sa ating pagpiprituhan. So yan na nga po, nagpainit na ako ng mantika sa ating kawali at ilalagay na natin yung isda natin dito mga Lodi. So ganyan lang gagawin nyo mga Lodi, ipiprito nyo lang lahat ng ating isda. So mag-ingat po kayo. Yan ang ating isda. So dito mga Lodi, yan, nakita nyo, pinirito ko na po lahat ng isda natin dito. So kapag nakita nyo ganyan na, okay na yung pagkakaprito at golden brown na, ilalagay lang po natin to sa isang tabi. So ito na nga mga Lodi yung ating naprito. So tatanggalan lang natin to ng konting mantika, then magigisa na rin tayo dito sa ating pinagprituhan mga Lodi. So dito mga Lodi, ayan, natanggalan ko na po siya ng ating mantika. So konti na lang yung tinira natin dito sa the same na pot or pan. At mag-umpisa na po tayong mag-isa. So, umpisa na natin to mga Lodi sa ating minced garlic. At lagay na rin natin yung ating luya. At haluin nyo lang mabuti. So, para hindi masunog yung ating bawang, at least mga 1 minute or ilang segundo lang, then lagay nyo na yung ating sibuyas din. So gamit ko po dito pula saka puti. So kahit ano naman pong sibuyas na kulay, pwede basta sibuyas. Ayan, halu-haluin nyo lang. Pwede nyo na rin isabay yung ating kamatis. So, para lahat na. So ganyan lang mga Lodi, luin nyo lang itong mabuti. Napakadali ng ating lutuin ngayon. Ipiprito nyo lang, then gisa-gisa at gata. That's it. Easy and simple mga, wow, mga Lodi. So ganyan lang gagawin nyo. At ilalagay na natin dito mamaya-maya yung ating gata mga Lodi. So hintay lang kayo mga Lods. So ayan mga Lodi. So malapit na mag-translucent yung ating sibuyas. Lalagyan na natin to ng patis. Yan, patis mga Lodi. Patis po to. Fish.
sauce. So, konti lang dahil meron ng asin yung ating isda kanina. Nakita nyo naman, di ba? At ilalagay na natin tong ating gata. Ayun. Bubuo siya dahil sa malamig po dito. Ayan. Dalawang lata po ang gagamitin ko dito, mga Lodi. Ayan. Siyempre, pakukuluan natin to at titimplahan. Saka natin ilalagay yung ating piniritong isda. So, pwede nyo na rin ilagay yung ating sili dito. So, kahit ilang sili, pwede. Mga Lodi, kayo na pong bahala. Kung ilan ang gusto nyong ilagay na sili, since na hindi naman yan masyadong manghang, okay na okay pa rin yan. Haluin lang natin to, then ilalagay na natin or isusunod na natin dito yung ating pang-asim na konti. Konti lang, mga Lodi, yung sinasabi ko kanina or nabanggit ko kanina ang ingredients natin na sinigang mix na powder. So, ganyan lang. Magayin na natin itong sinigang mix. So, napakasimple lang ng ating niluluto ngayon, mga Lodi. So, ayan po, sinigang mix. So, kahit anong brand, pwede naman. Konti lang. Para mabigyan lang siya ng konting maasim-asim na lasa. Ayan. So, ganyan lang, mga Lodi. At lagyan na rin natin to ng paminta. Timplahan na rin natin to ng paminta, mga Lodi. Ito na lang gagamitin ko, yung nasa lata. Yan. Taruin nyo lang uli. Ganyan lang kadali. At hihintayin na natin tong kumulo, mga Lodi. Napakasimple lang. Yan. So, hintayin lang natin yung kumulo. Then, susunod na natin dyan na ilagay yung ating isda. So, hintay-hintay lang, mga Lodi. At yan na nga, mga Lodi. Kumukulo na yung ating gata. Haluin nyo lang. At ilalagay na natin dito yung ating magic seasoning. So, ganyan lang ka-easy, mga Lodi. Kapag kumukulo na ganyan, ay pwede na natin ilagay yung ating mga piniritong isda or yung ating piniritong mahi-mahi. So, tulad po ng sinabi ko kanina, pwede po kahit anong isda ang inyong gagamitin dito sa ating niluluto. So, ganyan lang. Iayos nyo lang, mga Lodi, para lumubog. At hihinaan po natin yung apoy nito, mga Lodi, kasi naka-high po yan. Hinaan nyo lang yung inyong apoy or medium heat nyo lang. Tingnan natin, tanggalin natin tong ating camera. So, medium heat lang, mga Lodi, para hindi masunog kaagad yung ating gatayan. So, medium heat, then tatakpan natin to, mga Lodi. Takpan nyo lang. Takpan na natin at maghihintay tayo dito ng mga at least 30 minutes, mga Lodi. So, ganyan lang. Hintay-hintay lang tayo uli, mga Lodi. So, eto na, mga Lodi. Tapos na yung 30 minutes. So, titingnan na natin tong ating ginawa. Yun. So, pagkaganyan na po yung ating itsura ng ating gata. Ayusin lang natin tong camera. Yan. So, pwede na natin ilagay yung ating bok choy dyan. Or yung pechay. So, ganun lang po yung ating gagawin.
lagay na natin tong ating pechay or bok choy. At syempre, hihintayin na naman natin tong malanta. Ayan. At tatakpan uli natin to. So, haluin lang din natin pala. So, pagkatapos yung ilagay yan, haluin lang natin or lagay natin yung, kasi konti na lang yung sabaw niya. So, pailalim nyo na lang mga lodi, para malanta yung ating bok choy or pechay. So ganyan lang din. Of course, tatakpan na naman natin yan. At malapit na yan maluto. So pagka nalanta na yung ating gulay, pwede na nating iserve yan mga lodi. So yan. At hintay-hintay na lang tayo for maybe at least 10 minutes pa mga lodi. So, dyan lang muna kayo. So, ayan na mga lodi. After, hindi na tayo naghintay ng 10 minutes. So, mga at least 7 minutes na nakalipas. Tingnan na natin to. So, ayan. Lanta na po yung ating gulay. At isa-serve na natin to mga lodi. So, bagawa na tayo ng presentation. So, lagay ko lang to sa lalagyanan mga lodi, then pakita ko na sa inyo. Ito na nga mga lodi, natapos na natin yung ating ginawang presentation. So, papakita ko na po sa inyo ating ginawa. So, ayan. Ito na nga mga lodi, ang ating ginawang kinataang mahi-mahi. Siyempre, kain na naman. At eto na nga mga lodi, tapos na naman ang ating isang vlog for today. Ang ginawa po natin ngayon ay yung ginataang mahi-mahi. So nakita nyo naman po yung ating ginawang or mga ingredients natin na napakadali at siyempre madali rin lutuin. At dito na nga po nagtatapos ang ating vlog for today sa Kuya Raven Vlog. At kung hindi pa po kayo subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel na Kuya Raven Vlog. At kung nagustuhan nyo naman po yung ating vlog for today, inaanyayahan ko rin po kayong i-click ang ating like button, then pakishare na rin po ang ating video sa mga kaibigan at pamilya ninyo. And syempre, i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa anumang ating ginagawang vlog or video for today. At kung meron naman po kayong mga katanungan, don't forget to comment. Just comment down below sa ating description box. At sasagutin po natin yan as soon na makita natin yung inyong mga katanungan or suggestion. So maraming salamat po uli. At ito na po ang ating ginataang mahi-mahi. Hanggang sa susunod na video mga lodi. So paalam muna.